Magandang umaga mga kabalisong, ito si Lovely Nieves para sa Newsfeed. Suportado ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuklasin ang mga potensyal ng nuclear energy sa bansa. Ayon sa sona ng Pangulo, dapat na tumaas ang produksyon ng foreign at local energy sa bansa kung nais nating makamit ang mas maraming investors. Ayon naman kay Senator Zubiri, isa ang Pilipinas sa mga bansang hindi tumitingin sa nuclear power sa Southeast Asia. Ayon pa sa kanya, naiiwan na umano tayo pagdating sa bagay na ito. At sa kabila ng pagiging renewable energy advocate ni Zubiri, inamin din niyang hindi sapat ang pagsisikap na nagagawa upang mapunan ang pangangailangan sa enerhiya ng bansa hanggang sa susunod na 6 na taon. Kailangan din daw umanong ng matatag na sektor ng enerhiya kung nais nating pataasin pa ang ating gross domestic product ng 8% dahil enerhiya umano ang pangunahing makapagbibigay suporta sa iba't ibang proyekto at programa ng iba't ibang industriya sa bansa. Samantala, bukas naman si Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa isang kilalang environmentalist sa pagpapagalugad ng posibilidad ng nuclear energy, ngunit dapat daw na maging clean energy ito. Nagbabahala ang senadora sa mga nuclear waste na maaaring maging resulta ng nuclear energy, subalit handa naman daw siya sa masinsinang pag-aaral ukol dito kasama mga eksperto. Pumabor din si Francis Tolentino sa nuclear energy matapos niyang malamang zero emission ito. Hiniling naman ni Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na bigyan sila ng briefing ng magiging pondo sa pag-aaral at iba pang mga detalye sa pagpapatupad nito kung sakali. Ayon sa kanya, dapat siguraduhin ng DOE na makakasunod sila sa International Atomic Agency Regulations para sa mga nuclear power plants matapos ang paghihigpit dito makaraan ang insidente sa Fukushima Daiichi sa Japan noong 2011. Ito ay dahil na rin sa sitwasyon ng pabago-bagong klima ng bansa. Ito pong muli si Lovely Nieves para sa Newsfeed. Speed.